Ayun, 5 piso. So ayun guys, at magandang araw ulit sa inyo lahat. And for today's video, matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload dahil nga wala tayong mga isip na content na about Piso Wi-Fi. Sa ngayong video, gagawa tayo ng sub-bendo for ADO. So anong gagamitin nga natin parts doon? Ang main parts nga pala ng sub-bendo para sa ADO ay yung Nodemco 8266 at saka yung Nodemco baseboard niya. Siyempre yung coin slot. Bali, ang gagamitin natin dito ay yung wireless sub-bendo. So ayun guys, at dumating na itong ating order sa Shopee na Nodemco at saka yung Nodemco baseboard. Gagawin kasi natin siyang sub-bendo ng ating ADO. Medyo nagtitipid tayo kaya yan muna natin gagawin. So ayan, buksan natin to at para masimulan natin yung ating ADO sub-bendo using Nodemco 8266 at saka yung Nodemco baseboard niya. So ayun guys, at dahil andito na yung ating parts, i-buksan na natin to. Ganyan lang, tapos dab na yung iba. Maganda ang pagkakabalot ng Maker Labs Electronics, makapal. At yung tape nila ay talagang may logo pa nila. Talagang ginastosan para lang dito. Talagay pa doon yung Nodemco 8266 at yung Nodemco baseboard. Buksan na natin ito. Nagbubukas ng tutorial. Pag maglalagay kayo nito, nakikita niyo yung sign na yun, yun ay para dito. Pag ilalagay nyo, itatama nyo lang yung gilid and then pag nasabay nyo yan, hindi pala nagsabay yan, basta lagay nyo lang dyan. Then i-program na natin siya gamit yung ating file dito na pang ADO Python. So simulan natin. So ayun guys, nandito tayo sa ating computer. Bali, ito nakasaksak na to sa ating computer, then sasaksak natin siya dito direct. Yan. Kapag nag-blink na 'yon, pumunta tayo dito sa Nodemco flasher. Yan. So, mga gustong makakuha nito, i-PM niyo na lang ako dun sa ating FB page. Yan. Kapag nandito na kayo, makikita nyo meron diyan dito yung serial port. Click nyo yung COM3. Kasi kung wala yung kung dito nakasaksak, COM1 lang ang nakalabas dyan. Ibig sabihin, hindi nyo siya mapa-flash. Kailangan may lumabas na COM3, COM5, or kung anong COM yung lalabas dyan. Yan. Then yung Nodemco firmware, ito na yung tested ko dito. Yan, ito. Yung B41.3 customized.pin. Ito yung ginagamit ko lagi. At yung then click lang yung yes wipe data. So ayun guys, natapos na yung kanyang pagpa-flash ng image, yung pag-writing image niya. Natapos na. Bali, ugutin natin to dito. Ugutin na lang natin. At lagay na natin to direct dun sa ating Nodemco baseboard. So ayun guys, ito yung ating Nodemco baseboard. Ito yung Nodemco baseboard at saka yung Nodemco 8266 wireless.
Bali, ang ginamit natin diyang firmware ay yung firmware na para dito sa akin, yung madalas ko nang ginagamit. Tested to tested ko na sa ganitong build. Yung Nudemco at saka yung Nudemco at saka Nudemco based wireless base. Ginawa ko na rin siya ng power cut, yung may relay. Bali, yung relay nga pala nito ay yung in, yung input, yung tinatawag na ano ba yun? Input niya talaga. Bali, ang input nga pala niya ay papunta dito sa D5. Yan, D5 ito. Input, D5. Tapos ground dito rin. Yan. Tapos itong white wire na to ay papunta sa ating coin wire. Tapos yung DC naman, yung DC ng ating relay, ito ay papunta naman dito sa 5 volts. Ito, 5 volt supply ng Nudemco baseboard. Tapos ito namang red ay papunta dito sa gitna ng ating relay, dun sa COM. Tapos dito naman sa positive ng coin slot ay pupunta dun sa normal open. Normally open na ano, NO ng relay. Tapos yung negative ng ating coin slot ay papunta sa negative ng Nudemco baseboard. So at ayun lang, ganun lang yung build ko kapag ako ay nagagawa ng sub-bendo ng Nudemco baseboard. Sa halagang 350 pesos, so 300 plus, o nga 350 to, at saka coin slot 500, siguro na nasa wala pang 1,000, eh gumagana na itong lahat. Kasama na ang coin slot. Bali, box na lang ang kulang sa akin at may ilagay ko na ito dun sa aking sunod na target na lugar. So, i-test natin yan para makita nyo kung working na yung ating sub-bendo. So, ayun guys, buhay na yung ating sub-bendo. May ilaw na. Saka yung... buhay na yung ating Nudemco at saka yung baseboard niya. Ayan. Huwag nyo na lang hawakan niya kasi baka may sa kamay niya. Madalas na isira. Then, patay yung ating coin slot kasi nga hindi pa tayo nakapindot ng insert coin. At ito namang ating relay ay may ilaw na yan. Ibig sabihin, mapasok na yung 5 volt supply galing dun sa ating Nudemco baseboard. Then, i-check naman natin siya dito sa ating computer. Then, nade-detect na siya. Na-set ko na siya dito. Sub-bendo. Kapag magseset nga pala kayo ng sub-bendo, i-open nyo lang to. Then, pagka-open nyo yan, click nyo. Yun yung magka-pop up dyan. Okay nyo lang yan. Then, refresh lang kayo. Hintay kayo ng mga 3 to 5 minutes para sigurado. Then, lalabas dyan ay wireless. May wireless. Ano? Basta wireless, di ko lang na video kanina. Tapos, kapag na-set nyo na yan, na-edit nyo na, napindot nyo yung edit dun, then, rename nyo na lang kung sub-bendo 1, sub-bendo 2. Then, pagka na-edit nyo na yun, siguraduhin yung may ibalik nyo dito. Tapos, save nyo. Kasi pag naandun, pwedeng tumagap siya ng mga ibang sub-bendo at baka may marunong ihulog ng hulog sa kanilang bahay. Hindi dumidiretso sa inyong box. Ayan. Huwag nyo kalimutan niyang i-close. Ganyan. Tapos, ayun, tetestingin na natin yan. At nade-detect na ngayon dyan. Kailangan kapag naandito, naka-close na yun, naandito pa rin itong sub-bendo to. And then, check natin yan. And may ado. Insert coin tayo. Sub-bendo 1 ito, nandun na ito sa isang pwesto ko. Then, ito yung ilalagay natin. Click lang natin. Ayun, nag-click yung relay. Nabuhay yung ating coin slot. Then, maghulog tayo ng 5 piso. Ayun, 5 piso. Tapos, wala tayo dito. Ayan. Then, try naman natin yung 10 piso.
yung 15 na. Then try ulit natin yung piso. Yung after it. Ayun, 16. Bali may 20 pesos pa ako dito. Pwede rin dyan ng 20 pesos. Hindi ko lang makita yung 20. Ayun guys, di ko na makita yung 20 kaya yan na lang muna. Pwede rin naman yung 20 pesos dyan at na-program na natin yung ating coin slot para tumanggap ng 20 pesos. Ayan. Then nag-click na ulit yung relay at patay na ulit yung ating coin slot. At working na yung ating AdoPaiSoft sa Bendo. At pwede na natin yung ilagay sa ating station na sunod dun sa ating lugar na paglalagyan. So ayun guys, at natapos na yung ating project na redeem ko sa Bendo. Ayan, gamit lang yung redeem ko. Ayan, redeem ko baseboard at yung relay natin dyan na patapos ako ng bilay. Kaya nag-order tayo ng redeem ko. Yan na lang ginawa ko para medyo tipid at okay din naman ito. Ang mahalaga dito yung firmware na nilagay ko. Kasi yung nadadownload natin sa latest nila is ayaw gumana talaga ng Bendo ko. Minsan yung coin slot natin hindi siya bumabasa ng maayos. Yun lang talaga ang tested ko na yung firmware na ginamit ko dito. Yun yung gumagana ng maayos. Pati kahit umorder kayo ng mga sa Bendo yung gawa na, yung firmware na rin yun ang pinasok ko dahil na tested ko na yun. Kung gusto nyo makuha yung firmware na yun, ipigin nyo na lang ako sa akin web page at bibigay ko na lang yun. So hanggang dito lang siguro itong video na to at kita-kits na lang tayo sa mga susunod nating video. So sa susunod na video ay upload ko naman kung saan natin nakakabit to at samahin nyo ako sa ating susunod na video.